formal na nga nagbigay ng kanyang mensahe ang ating pambansang kamao bilang finale sa kanyang pagre-retiro sa larangan ng boxing. Pinasalamatan niya ang lahat na naging susi sa kanyang tagumpay at ang mga naging dahilan upang mahulma ang nag-iisang legend na kagaya ni Pacman. Una niyang pinasalamatan ang kanyang uncle na si Sardo Mejia na nagdala sa kanya sa mundo ng boxing. At nagpasalamat din siya kay Rod Nazario, ang una niyang naging manager na naging tulay upang makilala siya sa Amerika. Sumunod niyang pinasalamatan ang kanyang coach at naging susi sa kanyang tagumpay na si Coach Fredie Roach. Nagpasalamat din siya sa kanyang naging promoter na si Bob Arum na naging susi din upang makakuha siya ng malalaki at mga bigating laban. Gaya nga ng mga naging laban niya kila Barrera, Morales, Marquez, De La Hoya, Hatton, Cotto, Margarito at ang may pinakamalaking kinitang laban niya kay Mayweather. Pinasalamatan niya rin ang kanyang mga naging conditioning coach na kagaya nila Justin Fortune at ni Alex Ariza. Hindi niya rin nakalimutan ang kanyang mga pinagkatiwalaang advisor na sila Sean Gibbons at si Michael Combs. At ang isa sa kanyang pinasalamatan ng lubos ay ang kanyang matalik na kaibigan at isa din sa kanyang pinagkakatiwala ang coach na si Buboy Fernandez na hindi nagdalawang isip na sumama at magtiwala sa kanya upang magawa ang isang tagumpay na napaka-imposible sa karamihan. Marami pang pinasalamatan ang pambansang kamao na malalapit sa kanya at mga kaibigan. Maging ang mga politiko na kagaya nila Atienza at Tolentino ay hindi niya nakalimutan. Ngunit ang isa sa hindi niya nakuhang pasalamatan ay ang naging father figure sa kanya na si Chavit Singson na tila ba kanyang nakalimutan. Matatandaan na bago tumulak si Pacman pa Amerika para sa kanyang paghahanda sa laban niya kay Spence ay gumawa ng ingay si Chavit na nagmistulang bata na kaliwat kanan ang banat at patuloy sa panunumbat nang dahil sa hindi ito napagbigyan ni Pacman sa kanyang kahilingan. Kaya kay Senator Manny Pacquiao, mag-aral ka muna, mag-aralan yung issue bago pumasok. Mali-mali yung sagot ko eh. At sa naging interview naman ni Pacman kay Tony Gonzaga ay tila bumwelta ang pambansang kamao na nagpatama sa mga kaibigang manggagamit at mga kaibigang laging nang hihingi ng kapalit na kagaya ni Chavit. Ako kasi doon ako sa tama. Ayaw kong maging trapo politisya na kasi kakampi ko to. Pagtakpan lang na kahit maraming korupsyon, isabihin ko lang walang korupsyon, walang korupsyon. Hindi ako ganun eh. Kakampi tayo, magkasama tayo. Support ako sa lahat ng mga programa mo. Pero pagdating sa masama, pasinsahan tayo. Ano masasabi niyo mga Brad sa pagre-retiro ni Pacman? Pag matalo kaya siya sa eleksyon ay muli siyang lalaban? Comment down lang po your opinion.